Ayun, what's up mga kahep-hep and welcome back to Courage TV channel. First of all, pasensya na dahil medyo matagal tayo hindi nakagawa ng content natin ng ating video. So ayun, medyo busy lang talaga and medyo nag-concentrate muna tayo sa ating pag-aaral ngayon. Ayan, so si Kurey ay nag-aaral ulit ngayon for our master's degree. So hopefully matapos natin siya on time and magtuloy-tuloy para balik vlogging ulit tayo. And ayun, medyo mahirap isingit talaga and schedule yung paggawa ng content dahil nga sa ating pag-aaral. But anyways, so ayun, every weekend nakakapagbuti-buting ting tayo ng ating bikes. Ayan, so ayun, so napansin ko guys itong si Dominar 400 natin. Actually last week pa, so merong tumusok na screw sa kanyang gulong. So inobserbahan ko mga I think 3 to 4 days na ngayon, hindi pa naman lumalambot yung gulong. Yun ang kagandahan ng tubeless tire. Okay, so short video tayo anyways. Pakita natin kung gaano ka-importante yung tubeless tire and yung paglalagay ng tire sealant sa ating gulong. Ayan, so pakita ko lang guys yung screw na tumusok kay Dominar 400 natin sa kanyang rear tire. So ito guys yung screw na tumusok sa rear tire ng ating Dominar 400. Ayan, so hindi siya ganun kalaki, I think. Ayan, pero so far naman, hindi naman lumambot yung rear tire natin. Lagyan natin ng tubig para ma-check natin kung merong singaw. Ayan, so kumuha tayo ng isang timbang tubig. Kala mo, papaliguan talaga natin yung gulong, no? Ayan, so uwisikan lang natin. Tingnan natin kung may singaw yung butas na to. Ayan. So, kung mapapansin nyo, parang wala akong nakikitang sumisingaw or nagbabubbles dito sa part na tinusukan ng screw. So, tanggalin natin yung screw. Tignan natin kung sisingaw. Okay. Eto, tanggalin ko guys. Ikot ko na lang kasi screw naman siya eh. Oh, paayaw. Ay, matanggal. Siguro kailangan gamitan ng long nose. And guys, so ito yung ating long nose. So hilain natin. Tanggalin natin tong screw na tumusok na to. At kung sisingaw man to, DIY, meron tayong repair kit dyan. Medyo matigas ah. Kailangan siyang hinihila na paikot. Ayan guys, so medyo sumisingaw na nga siya. Medyo malaki pala ang butas. Ayan, kung naririnig nyo, may sumisingaw na onti. Tingnan natin kung magsisil yung ating tire sealant na ginamit kapag natanggal tong screw na to. Ayan guys. So, ayan guys, may sumingaw. So, kailangan natin siyang i-repair. Alright, so gamit tayo ng ayan. Medyo malaki kasi yung butas. Eto. Ayan. So no choice tayo, gamitin natin ang repair kit to. Okay. Hey guys, ito yung repair kit natin. Yan. So this is for tubeless tire. So kompleto naman to. Ayan. Meron siyang rubber solution. Ito yung pinapasak. And ito yung pagkamaliit yung butas, bubutasin natin siya para maipasok natin to. Alright, let's go!
guys, so ito yung ating nililis muna natin siya gamit itong rust tool to hole. So ito yung panglinis muna, parang barena type siya para mabutas at malinis yung butas, at nilagyan natin siya ng rubber solution para yun, malinis din and kumapit. Ito yung ating repair string kung tawagin, rubber type siya. Okay, so lagyan din natin ng solution to. Pasok na sa bahila. Okay. So yung excess na part, so gugupitin na lang natin yan. Okay. And guys, so sobrang lambot na yung ating gulong. So ayan guys, so na lagyan na natin ng repair kit yung ating tubeless tire. Ito yung tumusok pala na screw. Ayan, so medyo may kalakihan nga pala. Kaya nung tinanggal natin, talagang sumingaw. Then ito na yung ating nilagay na repair kit. So check natin kung sisingaw pa, lagyan ulit natin ng tubig. Okay, ito ang ating timba ulit, lakas na yung tabo na ayun. So guys, so DIY na ng singaw pero lumambot yung ating gulong. Sobrang lambot ngayon kaya bombahan na lang natin. Okay, so it's time for bomba. Napagod din pala guys, bomba talaga. Para rin nag-workout. Good guys. Hey guys, so okay na yung ating gulong. Yan, na vulcanized na natin siya using our yan repair kit natin. So na bombahan na rin natin ng hangin. So okay na yung pressure. Pwede na ulit i-ride. So yun ang kagandahan guys ng meron tayong gamit sa bahay. So DIY lang, pwede na nating gawin kung ano man yung mga repair na kaya nating gawin. So like ito na natusukan ng screw yung gulong, so medyo hassle din kasi kung lalabas ka pa para magpa-vulcanize. So minsan may pila rin, so kain oras din yon. So if kaya natin sa bahay tayo nang gagawa, ayan, mas ano yun, okay yun. Ayan guys, so sana may natutunan kayo sa video na to. Short video, how to vulcanize yung ating gulong using our tools and DIY. Alright, so that's all for now. Grace out.